Magandang araw sa inyong lahat guys. Welcome back sa channel ko. So ang vlog na ito ay tungkol sa mga requirements, kung ano ba yung mga requirements para sa visa extension ng engineer visa. Kasi malapit nang matapos or ma-expire yung visa ko sa May. So ngayong March ay kailangan mag-apply na ako ng extension para sa period of stay ko dito sa Japan. So samahan niyo ako sa vlog na ito. Kung di pa kayo nakasubscribe ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-like niyo na rin yung video na to. Okay, simulan na natin kung ano ba talaga yung mga kailangang requirements kapag ikaw ay mag-i-extend ng engineer visa dito sa Japan. So, yung engineer visa ko ay 5 years. So, magpa 5 years na ako dito sa Japan. And then, first time kong mag-extend or mag-apply ng extension para sa engineer visa na yun. So, medyo nakakakaba pala kapag first time mong mag-extend ng visa mo. Kasi medyo mayroon akong naging problema dito sa mga papeles kung paano i-gather. Kasi medyo marami din siya. Okay. So marami nga talaga yung kailangan requirements. So ginawan ko ng list yung mga requirements na yon. So ito siya. And then dalawang page siya. Bakit dalawang page? Kasi requirements na i-gather ng aplikante, yun ay mga requirements ko. And then requirements na kailangan kong kunin sa company na pinagtatrabahuhan ko. Kung gusto niyo makita yung mga complete na details para sa requirements na to ay pwede niyong bisitahin yung website ng Japan Immigration. Mayroon akong ilalagay sa description yung link nila, yung link ng website nila. Kung saan ko nakita yung mga requirements na to. And then doon din sa website nila, dinownload ko doon yung application form na kailangan ko na fill upan. Para pagdating doon sa immigration ay hindi na ako mag-fill up. And then, ipapas ko na lang dun sa clerk. And then, may papers dun na dinownload ko rin na kailangan din na fill upan nung company na pinagtatrabahuhan ko. So, unahin natin yung requirements na sa side ko. So, una yung application form for extension of period of stay. Dalawang page yon na kailangan kong fill upan. So, ito yung dinownload ko galing sa website ng immigration. And then, print ko lang to sa convenience store. May video nga ako kung paano ko print yung mga application form na to. So, ito siya. Application for extension of period of stay. Para yan sa mga engineer visa holder. So, dalawang page. Kailangan nyo rin ng picture. So, dalawang page yan. Kailangan yung fill upan yan. So, yung pangalawang requirements ay kailangan mo ng picture or photo. So, 3x4 yung size niya. Passport size, 3x4 centimeter. So, pwede kayong magpa-picture sa mga photo booth, sa mga store, sa labas ng store. Minsan may makikita kayong mga photo booth dyan. Tulad nung ginawa ko, dyan lang ako sa may belt. Sa labas ng belt department store, mayroong photo booth doon. Doon ako nagpa-picture. So, yun ay wala ring staff. Kailangan mo rin ay self-service doon kasi machine lang yun. Pangatlong requirements ay yung passport tsaka residence card. So, yung passport mo, tulad nito, Philippine passport, saka yung alien card mo or residence card, kailangan mo rin dalhin yun para i-verify nila or ipakita sa immigration. And then, pang-apat ay yung Juminhyo or residence certificate. And then, yung Juminzei Shomeisho, saka Nozei Shomeisho. Itong tatlong to ay pwede mo makuha sa city hall nyo or sa city ward. So, ito ay mayroon na rin ako, nakuha ko nung nakaraang linggo. Yun yung mga certificate na nagbabayad ka ng tax at yung mga income tax mo. And then, pang-pito or pang-last ay yung withholding income tax slip. Ito yung tinatawag na Genshin. So, kailangan mong ipa-photocopy yung Genshin mo. So, mayroon ako dito mong photocopy ng Genshin. So, ito ay galing sa company. Every year, end of the year ay binibigay ito. Kasi ito yung total ng mga income mo, pati na rin yung mga tax. So, makikita dyan. So, Genshin. Kailangan mo rin itong isubmit sa immigration office. Pero, photocopy lang ang isasubmit natin. So, yung pitong yun ay yun yung kailangan kong requirements na kailangan i-gather ng applicant. So, punta naman tayo doon sa mga requirements na kailangan natin kunin sa company na pinagtatrabahuhan natin.
And then mayroon akong konting problema doon sa company na pinagtatrabahuan ko. Kasi hindi pa naman yun matagal na company, nasa more than 10 years pa lang na company. Kumbaga hindi pa siya malaki. Maliit pa lang siya ng company. So hindi nila alam yung process na ganito. So first time daw nila na magkaroon ng ganitong process. So medyo nag-alala nga ako. Kinabahan ako, baka hindi ako mabigyan ng mga papeles na kailangan ko at hindi ako makapag-extend ng visa. So yun. So ito yung mga kailangan natin na kunin or iunigay natin sa company na pinagtatrabahuhan natin. So dahil alam kong medyo mahihirapan ako, so ang ginawa ko ay dinownload ko na lahat ng papeles para yung company na pinagtatrabahuhan ko ay hindi na kailangan maghanap ng mga forms. So ako na naghanap ng mga forms at binigay ko sa kanila para mag-fill up na lang sila doon sa application forms. So yung mga forms na yun ay pwede nating i-download sa website ng Immigration Bureau. So nasa description yung link ng website nila. So yung unang form na kailangan nating kunin sa company ay yung application form for extension of period of stay, and then dalawang pages din yun na dinownload ko rin para at least mag-fill up na lang sila. So ito yung form na yun, kasama to sa mga dinownload ko at pinaprint ko sa convenience store. So ito siya, yung tungkol naman sa company na pinagtatrabahuhan ko. Anong pangalan ng company, address, at kung ano-ano pang mga information tungkol sa company na pinagtatrabahuhan ko. So yun. And then, pangalawa ay yung guarantee letter or yung tinatawag na Mimoto Hoshosho. So ito yung tinatawag na Mimoto Hoshosho. So nandyan, isang page lang yan na kailangan fill upan ng company na pinagtatrabahuhan ko. Ito yung tinatawag na guarantee letter. So importante rin to. So kailangan mayroon ka nito. So pinaprint ko na siya, and then fill upan na lang nila yung pangalan, and then yung address, telephone number, at kung ano-ano pang mga information tungkol sa company. Pangatlo naman ay yung Zaisho Kusho Meisho or yung Rodo Keiyaku. So ito yung certificate of employment or certificate of contract or employment contract. Pero yung binigay sa akin ay yung ano lang, Zaisho Kusho Meisho. Sa tingin ko pwede na yun. Pero kung mayroon ka rin Rodo Keiyaku, pwede na rin yung isama. Hindi na ako umingi ng Rodo Keiyaku kasi mayroon na rin akong copy noon. Kasi every end of contract, re-contract ulit, and then bibigyan ka ng another contract. So mayroon pa akong copy noon. Kaya hindi na ako naghingi. So pang-apat, yung pang-last. So galing din sa company yung tinatawag na Tokibo Tohon or yung tinatawag na company registration. So nandun yung mga information ng company mo. So yun yung apat na kailangan nating i-gather na galing naman sa company. So actually, first time ko kasing mag-renew ng visa mula nung naglipat ako ng trabaho or naglipat ako ng company. So dati kasi iba yung company ko pagdating dito sa Japan. And then, after more than 1 year, lumipat ako ng ibang company. Ito na yung company ko ngayon. So first time kong mag-extend ng visa sa company na to. Kaya kinailangan ko lahat ng mga requirements. Sa second time na mag-apply ako ay hindi ko na kailangan lahat na yun. So dalawa na lang kailangan ko, yung guarantee letter tsaka yung Zaisho Kusho Meisho. Okay, so yun guys yung mga nag-gather ko ng mga documents na kailangan kong isubmit sa immigration. Siguro next week, isasubmit ko na yun para ma-process na at hintayin ko na lang kung ano yung resulta. At ang in-apply ko ay 5 years ulit na visa. Kasi yung visa ko ngayon ay 5 years. So gusto ko i-request doon sa immigration na 5 years ulit, sana ay ma-approve yun. Kasi pwede mong extend ng 5 years, 3 years, or 1 year. So yun yung mga requirements na ginather ko para sa application ng extension ng engineer visa ko dito sa Japan. So sana guys ay nakatulong yung video na to sa inyo. Sana ay mayroon kayong natutunan. At sana ay magsilbing guide ito kapag kayo naman ay mag-a-apply ng extension ng inyong visa. Okay guys, kung nagustuhan nyo po yung video na to ay i-thumbs up nyo naman, click nyo yung like button, and then i-share nyo to sa ibang mga kaibigan nyo. And then, kung bago po kayo dito sa channel ko ay huwag nyo kakalimutang mag-subscribe at i-click yung bell button para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Okay guys, salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!